Glory to God. Let us Bless His holy
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may lika ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka namin pinupuri at sinasamba sa Espiritu at Katotohanan. Dinuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan. At humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at kapagpalang kamay upang lahat ng mga may karamdaman at may sakit, inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay, inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema, inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan, inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat nandito ngayon sa inyong banal na harapan, pagpalain niyo rin po ang lahat nang makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po kami sa aming pakikinig sa inyong mabuting balita. At higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samot na langin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oh,
Pagpupuri natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the book of Genesis, chapter 5, verses 1 to 32. This is the written account of Adam's line. When God created man, He made him in the likeness of God. He created them male and female and blessed them. And when they were created, He called them man. When Adam had lived 130 years, He had a son in His own likeness, in His own image, and He named him Seth. After Seth was born, Adam lived 800 years and had other sons and daughters. Altogether, Adam lived 930 years, and then he died. When Seth had lived 105 years, he became the father of Enosh. And after he became the father of Enosh, Seth lived 807 years and had other sons and daughters. Altogether, Seth lived 912 years, and then he died. When Enosh had lived 90 years, he became the father of Kenan. And after he became the father of Kenan, Enosh lived 815 years and had other sons and daughters. Altogether, Enosh lived 905 years. And then he died. When Kenan had lived 70 years, he became the father of Mahalalel. And after he became the father of Mahalalel, Kenan lived 840 years and had other sons and daughters. Altogether, Kenan lived 910 years, and then he died. When Mahalalel lived 65 years, he became the father of Jared. And after he became the father of Jared, Mahalalel lived 830 years and had other sons and daughters. Altogether, Mahalalel lived 895 years, and then he died. When Jared lived 162 years, he became the father of Enoch. And after he became the father of Enoch, Jared lived 800 years and had other sons and daughters. Altogether, Jared lived 962 years, and then he died. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. And after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived 365 years. Enoch walked with God. Then he was no more because God took him away. When Methuselah had lived 187 years,
he became the father of Lamech. And after he became the father of Lamech, Methuselah lived 782 years and had other sons and daughters. Altogether, Methuselah lived 969 years. And then he died. When Lamech had lived 182 years, he had a son. He named him Noah and said, "He will comfort us in the labor and painful toil of our hands caused by the ground the Lord has cursed." After Noah was born, Lamech lived 595 years and had other sons and daughters. Altogether, Lamech lived 777 years, and then he died. After Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham, and Japheth. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Ito ang aklat ng lahi ni Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kalarawan niya. Lumikha siya ng isang lalaki at isang babae, at matapos pagpalain, sila'y tinawag niyang tao. Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae bago namatay sa gulang na 130 taon. Si Seth ay 105 taon nang maging anak si Enos. Nabuhay pa siya ng 807 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Siya'y namatay sa gulang na 112 taon. 90 taon na naman si Enos nang maging anak niya si Kainan. Nabuhay pa siya ng 815 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Namatay siya sa gulang na 105 taon. Si Kainan naman ay 70 taon nang maging anak si Mahalalel. Nabuhay pa siya ng 840 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Siya'y namatay sa gulang na 910 taon. 65 taon si Mahalalel nang maging anak si Jared. Siya'y nabuhay pa ng 830 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak bago namatay sa gulang na 865 taon. Si Jared ay 162 taon nang maging anak niya si Enoch. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak bago namatay sa gulang na 162 taon. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya
si Matusalem. Nabuhay siya ng 300 taon pa na kasama ang Diyos at nagkaroon din ng ibang mga anak. Umabot siya ng 365 taon. At sa buong panahong iyon ay kasama nga niya ang Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Si Matusalem ay 187 taon nang maging anak niya si Lamek. Siya'y nabuhay pa ng 782 taon. Nagkaroon din ng ibang mga anak at namatay sa gulang ng 969 taon. Si Lamek naman ay 182 taon nang magkaroon ng anak. Sinabi niya, mula sa lupang ito na sinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at pagpapakasakit. Kaya't Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Nabuhay si Lamek ng 595 taon pa at siya'y nagkaroon din ng ibang mga anak bago namatay sa gulang na 777 taon. Si Noe naman ay 500 taon nang maging anak niya sina Sem, Cam at Hapet. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. To God be the glory. Oh.
Purihin, purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to Genesis chapter 5, verse 28 to 32, when Lamech had lived 182 years, he had a son. He named him Noah and said, "He will comfort us in the labor and painful toil of our hands caused by the ground the Lord cursed." After Noah was born, Lamech lived 595 years and had other sons and daughters. Altogether, Lamech lived a total of 777 years, and then he died. After Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham, and Japheth. Si Lamech naman ay 182 taon nang magkaroon ng anak. Sinabi niya, mula sa lupang ito na sinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating pagpapagal at pagpapasakit. Kaya't Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Nabuhay si Lamech ng 595 taon. At siya'y nagkaroon din ng ibang mga anak bago namatay sa gulang ng 777 taon. Si Noah na may 500 taon na nang maging anak niya si Sem, Ham, at Hapet. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. So mga kapatid, nakikita natin sa ating pinakinggan at sa aking binasa na nanggagaling sa mga sumusunod na saling lahi ang ating kaligtasan. Amen? Kaya meron akong kwento sa inyo tungkol sa isang anak na excited nang makauwi sa kanyang magulang galing sa eskwela dahil proud na proud siya, meron siyang gustong ibalita sa kanyang mga magulang dahil meron siyang ginawa na sa kanyang tingin pwede niyang ipagmalaki sa kanyang ama at ina. Kaya nung umuwi siya nung gabing yun, excited na excited niya siya. Sinabi niya sa kanyang magulang, "Nay, Tay, may good news ako sa inyo. Ako lang ang nakasagot sa tanong ng teacher na hindi masagot ng mga kaklase ko. Ganong kahirap. Nung tinanong ng teacher, nung nagtanong yung teacher, walang makapagtaas ng kamay dahil hindi nila masagot. Ako lang ang nakasagot." Napangiti yung ama at saka yung ina. Tapos nagtinginan sila sa isa't isa. Tapos tinanong nila yung anak nila, "Bakit anak? Ano ba yung tanong ng teacher?" Ang sabi ng anak, "Sino sa inyo ang hindi gumawa ng assignment?" Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. At tawagin na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike Z. Velarde. Kumusta na ang napatulan?
happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maging hawa. Ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God that I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God that ko'y mayaman at matalino pa. Thank God that ko ay marangal at matuwid na. Thank God happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Pag narinig ang anyong salita, sasabihin ko ibang-ibang isa-iba. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Pagpapawang buhay at si El Shaddai sinunod ng tunay at i prosperous talaga. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marahal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maging hawa at matagumpay. Purihin, purihin ang Panginoon. Taas ang inyong mga payong. Gusto niyong pagpalain. Kayo ba yung naniwalang pinagpala na tayo ngayong gabi? At yung ibig pang pagpalain, lalo yung makaramdaman na ibig gumaling ngayong gabi. Ako'y naniniwalang lahat na nakikinig na may sakit, gumaling na. Amen ba?
Sabi lang kung tatlo, sasara sabay-sabay ang mga payong lahat na may pananalig sa Diyos. Isa, dalawa, tatlo. O ngayon, sino ka na? Hey.
Purihin, purihin ang Panginoon. Tasan yung kamay. Hindi nyo ba nararanasan ang himala ngayon? Tasan kamay nyo. For the first time, narinig natin ang talaan ng mga lahi buhat kay Adan hanggang kay Noah. Lahat ay inabot ng daan-daang taon. May siram na raan, si Lamech, kung kayo nakikinig ng mainam, ang siyang ama ni Noah, at ang kanyang edad ay inabot ng ilang taon? 777. 777 years. Siya lang sa mga tao noon na buhay sa loob ng 777. Naunawaan niyo yun? At ang mahalagang talata po ay para sa inyong lahat na nagsasabing si Noah ngayon. Pakinggan nyo na mabuti. Sinabi ni Lamech na ama ni Noah, mula sa lupang ito na sinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at pagpapakasakit. Kaya Noe o Noah ang ipinangalan sa kanyang anak. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kasang kamay nyo, ang tanong ko ay, ano ang ibig sabihin o kahulugan ng pangalang Noah? Si Abraham, ang unang pangalan niya ay Abram. Pagkatapos pinalitan siya ng pangalan ng Diyos at pinangalanan siyang ano? Ano ang ibig sabihin ng Abraham? Ama ng lahat ng bansa. Si Noah, ano ang ibig sabihin ng kanyang pangalan? Pag ito'y maunawaan nyo, lalo nyong pag-iigihin ang makatulad kay Noah at mimithiing tawagin ka rin Noah sa kapanahonan natin ngayon. Amen ba? Okay, taas ang kamay nyo. Diyan mo taas. Kamay na hindi giniginaw. Taas ang kamay. Tigalawin nyo ang kamay nyo. Kamay na pinagpala. Makinig po kayo. Uulitin ko po ang talatang nagbibigay kahulugan sa pangalang Noah. Sinabi ni Lamech na ama ni Noah, mula sa lupang ito na sinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at pagpapakasakit. Kaya't Noah ang ipinangalan sa kanyang anak. Ibig sabihin, ang pangalang Noah ay lunas sa lahat ng pagpapagal at pagpapasakit dahil sa lupang sinumpa ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. At sa pamagitan noon, ang ibig sabihin ng pangalang Noah, pasimula ng panibagong lupa na pinagpala ng Diyos. Hostong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Kasama niyo, ulitin ko po,
Ang pangalan po ng tao sa Diyos at sa Israel ay mahalaga. Bawat pangalan ng tao sumasagisag sa kanyang pagkatao. Nakikinig ba kayo? Kaya't nang ipanganak ni Lamek ang kanyang unang anak na si Noah, agad sinabi niya at winika niya, mula sa lupang ito na sinumpan ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at pagpapakasakit. Kapag nabigyan ng lunas ang pagpapagal at pagpapakasakit, ano ang pumapalit? Pagpapalang bumabaha. Pagpapalang bumabaha. Taas mo lang kamay nyo bago tayo manalangin. Kanina sa banal na misa, ibinulong sa akin ni Bishop Mercado ang sabi niya, manahimik tayo. Nangungusap ang Panginoon ngayon. At sa pamagitan po ng malakas na ulan, kidlat at kulog, ito po ang mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. Lahat na nabasa ng ulan, at hindi natakot sa baha, tatanggap ng bahang pagpapala. Yung magaspang na balat, kikinis. Lahat na sakit-sakit, gumaling na. At lahat ng kahilingan, tinugo na. May kahilingan ba kayo? Pukutas ang ating mga prayer request. Lahat ng inyong daladalahan, yung inyong mga tickets for the miracles are forever, panyolito, bottled water, at iba pa. And let's give Him thanks with a grateful heart. Jesus Christ, His Son, we pray.
purihin ang Panginoon. Taas ang inyong mga hawak kamay. Sa bilang kung tatlo, yuyuko kayo tatlong ulit. Hawak ang inyong mga hawak-hawak. At sasabihin nyo, ako'y si Noah, ako'y si Noah, ako'y si Noah ngayon. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, tatlo. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated. Maupo tayo sandali at pakinggan niyo po ang mensaheng ito tungkol sa buhay ni Noah at sa kahalagahan ng pangalan ng tao na ibinibigay sa atin ng ating mga magulang. Kayong mga buntis ngayon o nagbabalak na magbuntis, makinig po kayo ng mabuti upang ang dinanas nyo buhat sa inyong mga magulang na hirap at sakit sa buhay ngayon ay hindi danasin ng inyong magiging mga anak. Nakikinig ba kayo? Sinabi ni Lamech na ama ni Noah, mula sa lupang ito na sinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at pagpapakasakit. Kaya't Noah o Noe ang ipinangalan sa kanyang anak. In other words, brothers and sisters, nang makita ni Lamech ang ngiti ng kanyang anak at marinig yung unang sigaw ng kanyang anak, ano ang isinigaw ng anak ni Lamech nang lumabas sa tiyan ng kanyang ina? Ha? Noah. Noah. Sabihin niyo, Noah. Hindi Uha, kundi Noah. Na ang ibig sabihin, sa akin nagtatapos ang sumpa sa balat ng lupa at sa akin magsisimula ang pagpapala ng Diyos na hustong takal, siksikliglig at umaapaw. Narinig na yun? Noah means the end of the sufferings under the curse and the beginning of blessings by the grace of God. Babalikan natin ang aklat ng paglikha sa una, pangatlong kabanata. Nang sumuway ang tao sa utos ng Diyos, sinumpa ng Diyos ang lupa at sinabi sa mama kay Adan, dahil sa ginawa mo, dahil nakinig ka sa babae, sa halip na sa Diyos makinig, susumpain ko ang lupa at magpapakasakit ka, magbabanat ng buto, magpapagal habang ikaw ay nabubuhay, subalit wala kang aanihin sa iyong pinapagalan, kundi mga tinik at ipa ng inyong itinanim. Nasusundan niyo ba yon? Kung kayo po ay magsasaka, mararanasan niyo ang tindi ng init ng araw sa inyong paghahasik at katapos-tapusan na unahan po kayo ng mga maya habang kayo naghihintay na mahinog ang palay na inyong itinanim. Araw-araw inuunahan na kayo ng mga maya. Kinakain na nila ang mga botel na may laman. Ang naiiwan sa atin ay ipa.
Ganyan po ang bunga ng sumpa. Maski anong sikap natin, pagpapagal sa magdamag at sa maghapon, wala't wala rin. Para tayong mga manok, isang kahig, isang tuka. Iyan po ang bunga ng pagsuway. May nagtanong sa akin, ano ang sekreto sa El Shaddai for the last 32 years? Ang sagot ko ay, sumama kayo sa kanila sa kalagitnaan ng ulan at init. Wala kayong maririnig sa kanilang nagre-reklamong, ano ba ito? Umuulan na naman. Ano ba ito? Ang init na naman. Ang maririnig nyo ay, salamat sa Diyos, pinagpala ang ulan na ito. Salamat sa Diyos, pinagpala ang init na ito. Narinig nyo yun? Nang ibulong sa akin ni Bishop Jesse Mercado kanina, na manahimik muna tayo at hindi niya pinatuloy ang sermon sapagkat hindi naman maririnig ng tao sa lakas ng ulan, kidlat at kulog. Sa gitna ng katahimikan, kung kayo'y nanahimik, may isang mensahe ang Panginoon sa akin na aking tinanggap. Ang ulan na yan, 2 oras lang tatagal. Pag dating ng 9, titigil ang ulan para makinig silang lahat. Subalit, ito po ang magandang balita. Kung nandito po kayo, hindi sa ilalim ng payong, maririnig nyo talaga ang lakas ng ulan. Maaring mahintakotan kayo. Na ako po'y nanahimik, ang wika ng Panginoon, 2 oras lang yan. Sinuwa, 40 araw, 40 gabing nanahimik habang pinakikinggan niya ang patak ng malakas ng ulan sa bubungan ng kanyang barko. Narinig niyo yun? Hindi siya inalihan ng takot, hindi siya inalihan ng pangamba, sapagkat nananalig siyang hindi siya malilimutan ng Diyos. Nananalig siyang hindi siya pababayaan ng Diyos. At iyon nga ang nangyari sa kanya. Sabi sa Biblia, and God remembered Noah after many months. Nalulutang-lutang po doon sa malaking baha ang daong ni Noah. Now, brothers and sisters, babalikan ko po ang sinabi ng ama ni Noah na si Lamech. Ito po ay mahalaga sa atin lahat. Mula sa lupain ito na sinumpan ni Yahweh, ipinanganak ang lolo na sa lahat ng ating mga pagpapagal at pagpapakasakit. Kaya tinawag niyang Noah ang kanyang anak. Buhat ng tawagin ni Lamech at pinangalan ng Noah ang kanyang panganay na anak, brothers and sisters, si Noah ay nagpasimulang lumakad ayon sa sinabi ng kanyang ama. Di man niya narinig sapagkat batang musmos, kasisilang po lamang ni Noah,
ang nakarinig sa sinabi ng ama ni Noah ay sino? Ang Diyos na may likha kay Noah. Brothers and sisters, madalas sinabi ko sa inyo na mag-ingat tayo sa ating wiwikain, consciously or unconsciously, lalo na sa ating mga anak. Kapag pinintasan nyo ang inyong anak, kung ano ang tawag nyo sa kanya, siyang magiging kalakaran ng kanyang buhay. Pag tinawag nyong tamad, maski tutukan nyo ng baril yan, hindi yan sisipagin. Pag tinawag nyong malas, kanong sipag niyan, iyan ay mamalasin. Sa Biblia, marami kong napangalan, nadaan ang pangalan na maganda ang kahulugan. For example, si Naomi, ang ibig sabihin ng Naomi, babaeng mapalad. Subalit siya po ay ng ibang bayan, ang kanyang pamilya, na byuda doon sa bayan na iyon at namatay ang kanyang mga anak. Umuwi siya sa Jerusalem na nag-iisa kasama ang kanyang manugang na si Ruth. Nang marinig niya ang bulong-bulungan ng kanyang kababayan, ituan niya si Naomi. Ang sabi niya, huwag niyo na kong tawaging Naomi, ang babaeng mapalad. Tawagin niyo kong Mara, nang ibig sabihin, babaeng sawim palad. Nakikinig ba kayo? Sumahalaga po ang pangalan na ibinibigay sa mga bata, sa ating mga anak. Hindi basta pinopulot yan sa basurahan. Iyan po ay ipinapangalan at hinahanap sa mga talaan ng mga pangalang pinagpala ng Diyos. Iyon ang ipangalan nyo sa inyong mga anak. Sapagkat kung ano ang pangalan na binibigay sa tao, iyan ang kanyang lalakarin, tatahakin, ibubuhay habang siya'y nabubuhay. On the first day, nang makita ni Lamech ang kanyang anak, pinagpala niya. Pinagpala niya. Ang sabi niya, ito ang lulunas ng ating pagpapagal at pagpapakasakit sa lupang sinumpa ni Yahweh. Meaning, this man or this son of mine will be the end of the curse and the beginning of blessings. Katapusan ng kapangyarihan ng sumpa sa buhay nila at pasimula ng pagpapalang walang hanggan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasusundan niyo ba? Pakinig po yung mabuti sapagkat hindi basta-basta tinatawag natin ang ating sarili, ako'y si Noah ngayon, pero ang ating buhay naman ay hiwalay sa buhay ni Noah. Brothers and sisters, I always say, miracles are forever. For as long as the word of God is being proclaimed and people say amen to that proclamation, miracles will happen. Miracles will happen. Pag sinabi ng Panginoon, itinuro kang ikaw ay magaling na, ikaw ay magaling na, ikaw ay magaling na, ikaw ay magaling na, ikaw ay magaling na. Ikaw ay magaling na. Ikaw ay magaling na. At tinanggap mo ng buong puso
Magaling ka na nga. Magaling ka na nga. Paano napapatunayan ang ating pananampalataya? Paano? Kayo ba'y may pananampalatayang sa August 20, paghihimalaan kayo ng Diyos? Totoo? Naniniwala kayo? Ang tanong ko ay, may ticket na ba kayo? Sino may ticket na? Okay, taas ang kamay niyo. Ito po ang dadalhin niyo sa August 20 sa ating overnight. Una, yung sinabi ko nang kayo po ay do-drawing personal na iguguhit nyo out of your imagination ng ano? Ng isang daong tulad ng daong ni Noah. At ipapasok nyo, ido-drawing sa loob ng daong ang mga taong ibig nyong pagpalain, pagalingin ng Panginoon. Amen ba? Yan ang unang dadalhin nyo. Kasama na yung prayer request. Pangalawa, dadalhin nyo ang inyong mga ticket. Kung paanong ginagamit ng Diyos ang panyulitong may Salmo 91, ang mga ticket niyang gagamitin ng Diyos para sa inyo. Nasa kamay nyo. Paano nyo magagamit yan? Ang taong inaatake, alta presyon, o atake de corazon, o atake sa bulsa, pinagpapawisan, kinakapos ng hininga, kinakapos ng hangin, gusto nyong gumaling yan, paypayan nyo ng ticket ng Miracle Sar Forever. Nasusunan nyo ba? Makinig po kayo sapagkat kapag ako ay nandito sa entablado, lahat ng sasabihin ko sa inyo, kung kayo ay mananalig at makikipag-isa, susundan ng tanda, himala at kababalaghan. Amen ba? So, drawing, ticket, pangatlo ay ang inyong mga rosaryong bato. Kung wala pa kayo noon, nangangahulugan, wala kayong pananalig sa mga pahayag sa entabladong ito. Ang isa sa himala na mapapanood nyo, nanaligtas doon po sa massacre sa Mindanao, sa ating mga kapulisan, ang kanyang pananggalang ay 10 rosaryo na dala niya sa kanyang bulsa. At ang isa naman ay yung panyulito natin. Okay. So marami assignment kayo ngayon. Ha? Ano yung una? Drawing na daong. Pangalawa? Ticket na Miracle Sar Forever. Pangatlo? Rosaryo. Rosario, nasusundan niyo ba? At pang-apat ay tubig na pinagpala tulad ng ulan na pinagpala ng Diyos. Amen ba? Amen. Sapagkat ito'y anniversary natin, tayo rin ay maghahanda ng Noche Buena. Noche Buena, hindi Media Noche. Noche Buena, sabihin nyo. Ibig sabihin, pagkaing masarap. Paghahanda sa pagsilang ng lahat ng pagpapalang darating at dumating sa buhay ni Noah. Amen ba? Dress code. Dress code.
puti na may ribbon na pula, asol at bughaw. Ano ibig sabihin bughaw? Asol din yung bughaw. Ayan. Kayo po ang gagawa niyang ribbon na yan. Hindi kayo bibili dyan sa tindahan. Oh, ang sabi ng isa, ang dami naman assignment ni Brother Mike. Kita mo yon? Dahil sa sinabi mo, burado na ang pagpapala mo. You have just cursed yourself. Pero kung ang sinabi mo, dagdagan mo pa, Brother Mike, may dagdag kayong pagpapala. Amen ba? Okay. So, tandaan nyo yan. Mayroon ko ibabahagi sa inyo tungkol sa mahabang buhay. Sinong gustong humaba ang buhay? Narinig nyo for the first time sa aklat ng Genesis ang gulang ng mga taong inabot nila nung sila'y nabubuhay. May 960 years, may 950 years, at kung kayo po ay masinop na nakikinig, si Noah ay nagkaanak sa edad na 500 years old. Narinig yun? 500 years old, nagkaanak. Nagsimulang manganak. Kaya kayong mga 100 years old dyan, may pag-asa pa magkaanak. Amen ba? Kayong mga inabot na ng 40, subalit dalaga pa, o binata pa, huwag niyong sasabing hindi kayo magkakaanak. Sabihin niyo, darating ang marami kong anak. Amen ba? Okay. Tasa kamay niyo. The secret to long life. Kasi kung napupunan niyo, inabot sila ng mahabang taon, maraming taon, subalit ang common denominator na sinasabi, kung nakikinig po kayo sa haba ng reading, and he died finally. Sa hinaba-haba ng kanilang taon o gulang, the end is always, and he died finally. Narinig niyo yun? Doon talaga hantong ang tao sapagkat yun ang buhay na sinumpa. Subalit sa pamagitan po ng pagsunod ni Noah, ipinagkaloob sa atin muli ang masaganang buhay, buhay na ganap at kasiyasya, buhay na hantong sa walang hangganan. Amen ba? So we are now in the age of no return. Long life, sabi niyo, long life. Lahat na bibili ng ticket ng miracles are forever, hahaba ang buhay. Hahaba ang buhay. Huwag mong isipin may sakit ka na. Kahit may sakit ka pa, hahaba ang buhay mo. Kung bibili ka ng ticket. Amen ba? Saan niyo masusumpungan yan? Deuteronomy chapter 5 verse 33. Kung ako'y buong puso mong susundin, ang buhay mo'y aking pahahabain. Therefore, the secret to long life, long and blessed life is obedience. Second is found in Proverbs chapter 10, verse 27. The fear of the Lord adds length to life, but years of the wicked are cut short. Ang pagkatakot kay Yahweh
ay umiiwas sa pagkakasala, sa kasalanan. Subalit ang madalas magkasala at ayaw umiwas sa kasalanan, paiksiin ang buhay. Papatayin silang lahat. Tahimik kayo sa papatayin, ha? Next is what I am saying now. Itong paulit-ulit kong sinasabi sa inyo sapagkat ibig kong kayong lahat ay pagpalain ng mahabang buhay para tayo matagal na magsasama-samang nagpapalakpak sa Diyos. So may sigaw ng papore sa Diyos. Ang sekreto po niyan ay masusumpungan niyo sa 1 Peter chapter 3 verse 10. It says, whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech or talk. So ang pag-iksi ng buhay mo, paghaba ng buhay mo, nakasalalay kapatid sa bibig mo. Sa lahat ng sasabihin mo. Ulitin ko po, we can curse or bless our life every day from the words that comes out from our mouth. Bibigyan ko po kayo ng patotoo. Noong Martes, kung narito kayo, inulit ko po yung tinanggap kong regalong 1.5 million cash. At iyan po ang ipinasa kong premyo doon sa 500 peso ticket. 50,000 pesos cash as first prize. At habang tayo po ay umaawit sa Panginoon, narinig ko ang tinig na nagsasabing, ibig mo bang higit kang pagpalain sa iyong kaarawan? Kakuibig ko, dublihin mo ang premyong yun galing sa iyong bulsa. Kaya sinabi ko noong Martes, hindi na 10 kundi 20 na po ang first prize na 100,000 cash. 20 na ang second prize na 50,000 cash. At hindi lang yun. Sinabi-sabi ko sa inyo, na lahat nakikinig sa himpilang ito, nasa kalengtahanan, nasa ibang bansa, pagpapalain ng Diyos. At higit siyang pagpapalain, kung sila rin ay sasama sa ating overnight sa pamagitan ng kanilang personal na raffle prize. At dumating na ang isa, nandito sa likod ko, sa entablado, brand new Honda motorcycle. At ulitin ko, hindi lang pong isa yan, may darating pa. At bawat dumating na regalo, tatapatan ko ng galing sa akin. In other words, isang Honda motorcycle brand nyo ang nakikita nyo ngayon, tatapatan ko yan ng isa rin. Narinig nyo? Tasa kamay nyo. At may nagpadala sa akin ng sulat, isang furniture shop na ang kanyang mga yari ay yari sa Kahoy na Nara, fine furniture. Ang sabi niya, Brother Mike,
I am solo giving a price, one dining table made of nara together with 6 accompanying chairs. Tasa kamay nyo. Ang tanong sa akin, Sister Belen, saan mo ibibigay na regalo yan? Saan? Anong ticket? Ha? Sa 500? O sa 5,000? Ang sabi ng isa sa atin, noong Martes, sabi niya, Brother Mike, bakit hindi mo dinoble yung kondo? Hindi mo tinapatan. Ang sagot ko, akin yun eh. Sa akin galing yun. Kung mayroong pagpapalain dyan, yung tatapat doon sa aking ibinibigay na condo unit. Narinig na yun? At marami pang darating. Tasa kamay nyo. Pagyayabagan ko na kayo sapagkat ito'y totoo. Mayroon po akong nabiling lupa o hindi pala nabiling lupa. Lupang basta pumatak sa aking kamay. Malaking halaga. Subalit dapat may gawin pa ako at magkakahalaga ng hindi kukulangin sa 5,000,000 peso ang aking gagastusin. Alam nyo na ako'y mangako nung Martes na tatapatan ko yung 1.5 million cash na regalo sa akin ng cash din. May dumating sa akin na nag-aalok na gagawin niya ang dapat kong gawin sa aking lupa nang walang bayad. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabihin nyo, Brother Mike, pinagpala ka talaga. Tasa kamay nyo, tasa kamay nyo. Kung gusto nyong pagpalain, araw-araw, makiisa kayo sa taong pinagpala ng Diyos. Amen ba? So, yung wala pang ticket dyan, bumili na. Huling Sabado natin sa next Saturday. Pero okay mag-alala. Huwag yung sasabihin, paano ako? Wala akong ibibili. Sa nakikinig sa himpilang ito ng DWXI, huwag yung sasabihin, wala kang ibibili. Sapagkat ang pinakikinggan mo ay Diyos na mapagkaloob ng lahat ng wala sa atin. Diyos na mapagkaloob ng lahat na wala sa atin. Talaga namang wala tayong lahat, di ba? Lahat yan ay nanggagaling sa Kanya. Sabi niyo uli, ako'y sinuwa ngayon. Ang ibig sabihin niyan, mula ngayon, yung lahat na paghihirap, pagpapakasakit mo na hindi nagbubunga, tapos na ngayon. Ang bungang aanihin mo, hindi mo paghihirapan. Bawat binhi mo na itatanim, magbubunga ng mainam. Amen? So, the name of Noah means the end of the painful labor on the ground, painful and toilsome, yet unfruitful. Mahirap, nagpapakahirap, nagbabanat ng buto, inuulan, iniinitan, subalit hanggan lang sa pagkain araw-araw, hindi lumalabis ang kanyang inaani. Pagdating ni Noah, ito po ang sinabi ng Diyos.
binahagi ko na sa mga nakaraang mensahe. After Noah offered his burnt offering on the altar he built for the Lord, natuwa ang Panginoon nang maamoy niya ang mahalimuyak na aroma ng haing sinunog ni Noah. Ito po ang sinabi niya, "Never will I curse the earth again." Hindi ko na muling susumpain ang lupa. And never again will I cut short or kill or destroy every living creature on earth. Then he said, Genesis 8:22, "For as long as the earth, the new earth after the flood, endures, seed time and harvest will never cease." Ibig sabihin, habang ang daigdig na ito nalilinis ng sa sumpa nung nakaraang baha sa panahon ni Noah, ay naririto ang bawat magtatanim ay may aanihin. Hindi tulad nung una. Okay. Sa lahat sa atin na hindi naman magsasaka, hindi naman tayo nagtatanim, mayroon pong ibang paraan sa Biblia ng pagtatanim. Ang kapalit ng salitang tanim ay bigay. Bigay. When you give an offering or anything for that matter for God or for the work or mission of God on planet Earth, you give it as a seed of faith. A seed you sow, binhing inyong inihasik sa vineyard ng Panginoon, sa halamanan ng Panginoon, at iyan ay palalaguin, pabubungahin ng Panginoon ng higit sa inyong pangangailangan. Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Okay. Marami po kong katanungan ngayon tungkol kay Noah. So sabi sa Biblia, pagkatapos na maghain ni Noah, siya po ang simulang nagtanim sa lupang pinagpala ng Diyos. The blessed soil. We are now standing on blessed ground. We are now living on a blessed soil, lalo na po dito sa Pilipinas. Pinagpala ang ating bansa. Pinagpala ang ating bansa. Kasakaman nyo, sa tuwa ni Noah, nang makita niya niyang unang kanyang pananim, ay sagana ang bunga. Ano ang nangyari kay Noah? Nalasing. Nalasing. Ang tanong ko ay, bakit si Noah nalasing? Ha? Bakit siya nalasing? Nakinig ba kayo? Sabi sa Biblia, si Noah ay nalasing. Ang tanong ko ay, bakit siya nalasing? Ha? Sabi nila, kasi uminom ng alak, buhat doon sa kanyang ubas na inani. Uminom ng alak. Eh, kako ako, umiinom din ng alak, buhat sa ubas, bakit hindi ako nalalasing? Bakit si Noah nalasing?
Ha? Ang sabi nila, sa tuwa niya. Kayo dyan sa likod, nakikinig ba kayo? Bakit nalasing si Noah? Ha? Tasa ka ba nyo? Tasa ka ba nyo? Nakikinig ba kayo? Pakikinggan nyo ang tanong. Pakikinggan nyo at unawain ang tanong. Sapagkat kung pakikinggan nyo ang tanong o utos, naroroon ang kasagutan. Ha? So karamihan ang sinabi nila, nalasing si Noah kasi nagsaya dahil sa kanyang masaganang ani. Uminom noong gabi. Ang sagot ko naman, ako rin nagsasaya pag may blessing. Umiinom din ako, bakit hindi ako nalalasing? Bakit? Ha? Gusto niyo malaman? Si Noah ay nalasing sapagkat siya ay naglasing. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Si Noah ay nalasing sapagkat siya ay naglasing. Nasasunan niyo ba? Okay. Patutunayan ko sa inyo na ang pangalang Noah is the end of the curse, suffering due to the curse. Oy, alam nyo, nabasa ko sa Ecclesiastes, aklat ng Ecclesiastes, ang paggawa daw ng tao ay bunga kaakibat ng parusa dahil sa sumpa. Si Adan at saka si Eva, relax sa ang buhay. Wala silang ginagawa. Ang Diyos ang nagpapatubo ng halaman. Ang sabi ng Diyos kanila, makakain nyo ang alinmang bunga ng punong kahoy dyan. Huwag lang yung punong yun na pinagbabawal ko sa inyo para hindi kayo mamatay. Relax. Walang sinin gagawa. Subalit ang sila'y sumumay, ito nang sinabi ng Diyos, mula ngayon ikaw lalaki dahil sa nakirig sa babae, hindi sa Diyos. Magbubungkal ka ng lupa. At ang lupang pagbubungkalin mo, aking susumpain. Magtatanim ka ng trigo, tinik ang iyong aanihin. Narinig niyo? Hirap, ano? Ha? Pero tingnan niyo naman. Para mabuhay ang tao, ano ang dapat niyang gawin? Ha? Gusto mo mabuhay ng mahaba? Magtrabaho ka. Magtrabaho ka. Yan ang parusa sa atin ng Diyos. Ha? Ang trabaho. Tingnan niyo mga nangigibang bansa. Doon sa Athens, Greece, ay lumapit sa akin isang sister, 21 years na siya sa Greece. Kako, gaano katagal dito? 21 years. Nasaan ang mister mo? Nasa Pangasinan. Ba't kaka tumagal dito? Nagparal po ko ng aking mga anak. Oh, 21 years, dapat tapos na sila. Tapos na po ang aking mga anak. Mga apo naman. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ngayon, may lumapit sa akin. Sumama sa tsagyaging. Kako, Brad, sis, saan kayo galing? Sa LA. Sabi niya, anong ginagawa niyo sa LA? Kami po ang yaya ng aming mga apo. Kaya pinipetisyon sila ng kanilang mga anak sa Amerika, Australia at Canada para maging yaya
ng kanilang mga apo. Kita nyo, walang katapusan, ano? Ang pagiging nanay at tatay, walang katapusan. No? Pero ang sabi sa Biblia, sa Ecclesiastes, wala tayong magagawa. Konde, enjoyin natin ang bunga ng ating mga pinaghirapan at pinagpagalan. Enjoy the fruit of your labor while you are still young. Ang iba naman dyan, sabi, nag-iipon muna ako para sa akin pagtanda. Ha? Mayroon ako magagamit pambili ng gamot. Tumanda. Yung iniipon saan napunta? Pambili ng gamot. Naubos sa pambili ng gamot. Araw-araw ang tao ay pinagpapala ng Diyos. Huwag ka lang tatamad-tamad para ikaw ay mag-enjoy sa buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Next question. Paano nalaman ni Noah ang tatahakin ng kanyang buhay? How did Noah knew who he was? Paano nalaman ni Noah na siya ang lunas sa lahat ng paghihirap at pagpapakasakit sa lupa, dahil ito'y sinumpa, at sa kanya magsisimula ang bagong lahing pinagpala? Paano sinamuhay tungo doon sa plano ng Diyos sa kanyang buhay? So it was God's plan that the end of the curse on the soil will be in Noah's time. Noah will be the end of the curse of the soil and the beginning of a blessed and fertile land. How? Paano? Paano? Andiyan pa ba kayo? Nakikinig ba kayo? Ganito po yon. Ang sabi ni Noah sa tatay ng si Lamech, "Tay, bakit po Noah ang pangalan ko? Ano po ang ibig sabihin ng Noah?" Ang sabi ng tatay niya, "Anak, ikaw ang magbibigay lunas ayon sa plano ng ating Diyos sa ating pagpapakasakit at pagpapagal sa lupa na hindi naman namumunga ng sagana dahil sa iyan ay sinumpa. At sa iyo rin magsisimula ang lupang pinagpala. Pag nagtanim ka, tiyak ikaw ay may aanihin. Pag nagbigay ka, tiyak ay may babalik sa iyo nang hustong takal, siksik, liglig, umaapaw." Naniniwala ba kayo doon? Alam ang buhay ng tao, umiikot sa paniniwala. Pag ikaw ay naniniwalang matanda ka na, bata ka pa, matanda ka na. Pag ikaw ay naniniwalang malas ka, mas kanong sipag mo, mamalasing ka. Pero pag pananiwala kang ikaw ay pinagpala ng Diyos, kahit natutulog ka, pagpapalain ka ng Diyos. Amen ba? So, iyon ang sinabi ng tatay niya.
Mahalaga po yung sinasabi ng tatay sa bata. Tatandaan nyo yan. Kung ano ang kinikilos ng inyong mga anak, yan ay galing sa inyo. You either have cursed your child or you have blessed your child with the words you speak to them. Nasusundan nyo ba? Ito po ang narinig ko sa aking tatay at nanay isang umaga. Na ako'y umuwing class valedictorian sa aming klase sa grade 4. Pag sinabing class valedictorian, ano ibig sabihin niyan? On top of the world. Number one. Ito po ang narinig ko sa tatay ko. Ang sabi niya, ito ang pag-asa, itong batang ito ang pag-asa ng ating pamilya. Narinig niyo yun? Nang marinig ko yun, tumimo sa aking isipan habang ako'y lumalaki, dapat matupad ang pangarap ng aking mga magulang. At bago po siya binawian ng buhay, mother ko at 88 years old, father ko at 82 years old, nandoon sila madalas sa harapan ng stage sa PICC, nakikinig ng mabuting balita. Nakikita kong sila'y nakangiti at tila ba sinasabing, ito na ang katuparan ng ating mga pangarap sa buhay. Yan po ang nangyari kay Noah. Nangyari kay Noah. Inalam niya sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang tatay, kung sino siya. Ang sabi ni Noah sa araw, ito sa akin po ay reading between the lines. Sapagkat po sa Biblia yan. Ba't kayo ka po ay nagninilay kayo ng dibdiban sa salita ng Diyos? In between the lines, you will see a miracle. May makikita kayong himala. So habang sila ay nag-uusap, tinanong ni Noah ang kanyang tatay, ano po ang ibig sabihin ng aking pangalan? Ano po ang aking magiging? Sabi nga sa isang awit, when I was a little boy, I asked my mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? This is what mother said. Que sera, sera, whatever will be. The future is not ours to say. Que sera, sera. Tama bang sagot yon? Tama bang sagot yon? Mali. Mali. Iyon ang mga sagot na hindi pinag-iisipan. Si Lamech, nang tanungin ng kanyang anak na si Noah, hindi po sinabing bahala ng Diyos. Hindi natin alam. Alam na ni Lamech sapagkat siya po ay kinausap na ng Diyos. Children, listen to this message. The first person to know what your future will be is your father and your mother. Nasa inyong tatay at nanay ang inyong kinabukasan. Kayong mga nanay at tatay, huwag kayong basta sasagot sa tanong ng inyong mga anak. Mangarap kayo.
para sa kanila. Huwag niyong iisipin ang kanyang kahirapan. Ang batang yan na iniluwal mo ng paghihirap, siyang aahon sa inyong kahirapan. Nasa kaman nyo, kadalasan yung sanggol na ibig ipalaglag na hindi natuluyang nilaglag, siya ang nagbangon ng kanilang mga magulang sa kanilang marukhang karukhaang kalagayan, dukhang kalagayan. Totoo hindi. Pag sinabi niyong ako'y sinuwa ngayon, tandaan niyo ito. You are just proclaiming to your world, to your friends, to your brothers and sisters, and to your parents that the end of your sufferings is now. Is now. And the beginning of a new life, blessed life, is now. Pag sinabing yung ako'y sinuwa ngayon, ulitin nyo nga. Ulitin nyo. Okay, may narinig ko sa radyo. Nakikinig ko dyan eh. Nagpakilala siya. Sabi nung disciple, magpe-pre-over, ano pong pangalan nyo? Ang sagot niya, ako'y sinuwa ngayon. Tama naman sagot niya, pero kulang po yon. Ang gusto kasing malaman na magpe-pre-over, sino ang tunay niyong pangalan? Sino kayo? So ang sasagot niyo, ako'y sinuwa ngayon, noon si Kristi. Ha? Mayroon dyan masipag tumawag. Ha? Napakahaba ng listahan niya sa kanya mga pinipre-request. At the end, isa lang ang katalagang ibig niyang makapasok, yung kanyang Prince Charming. Sino yon? Sinuwa ngayon si Tinay dati. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasusunan nyo ba? Okay. Sabi nyo, okay. So far, okay kayo? Okay. Ang tanong ko sa kaninang umaga sa mga sumama sa akin sa jogging, marami kasing sumasama dyan sa jogging eh. Ang sabi ko, sino ang sumulat ng aklat ng Genesis? Sino ang sumulat ng aklat ng Genesis o ng aklat sa Biblia? Ang sagot nila sa akin, di si Adan. Ang sabi ko, hindi pwedeng si Adan. Bakit? No read, no write si Adan. No read, no write si Adan. Hindi nga naintindihan ni Adan yung utos sa kanya eh. Hindi si ang Panginoong sinunod ni Adan, kundi yung babae ang sinunod niya eh. So, it was not Adam who wrote Genesis. Ang sabi namang iba, ang Genesis daw ay isang myth. Myth. Pag sinabing myth, walang katotohanan. That is blasphemy. That is blasphemy. Because the author of everything in the Bible, except the evil words, is God Himself. Kaya lang, may tao siyang pinagkatiwalaan para sumulat niyan. Alam mo kung sino ang sumulat ng Genesis? Unang apat o limang aklat ng Biblia, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ha? Sino ang sumulat niyan?
Sino ba? Ha? Si Moses. Si Moses. Ang tanong ko, if it is true that Moses wrote Genesis, how did he know about Adam and Eve and about Noah? How did he know? Paano niya nalaman? May kasabihan, may nagsasabi, nangangaral na pagwala sa Biblia, huwag yung paniwalaan. Mariding turo yon. Sapagkat may nasumpang ko sa Biblia, hindi lahat na sinabi ng Diyos ay naisulat. Subalit natatandaan ng mga tao noon na pinagsabihan, salin-salin lahi, itinuturo, ikinukwento sa kanilang mga anak. At nalaman ito ni Moses sa pamagitan ng kanyang ina na nagpalaki sa kanya. So, through generation, what God has done from the beginning, na totoo, hindi po nawawala at hindi kailanman makakalimutan sapagkat paulit-ulit na ito'y sasabihin ng bawat salin lahi na ilalagay ng Diyos dito sa balat ng lupa. Iyan ang palakpak. Nasundan niyo ba? Nasaan doon ba? Paano ko nalaman yan? Ang sabi sa aklat ng Deuteronomio, ang lahat ng ito ay ituturo nyo sa inyong mga anak, magiging mga anak ng inyong anak, bago matulog, sa pagkain, sa inyong paglalakad, itatali nyo sa kanilang mga liig at sa kanilang mga braso, isusulat nyo sa inyong mga pintuan ang sinabi ng Diyos para hindi ninyo makakalimutan. Kaya tayo may panahon na itinakda ang simbahan na tinatawag na fiesta ng mga santo. Bakit? Para maalala natin yung kanilang maginawa na naging kalugod-lugod sa Diyos. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God. In the Word, ano? Is God. Ang salita ay Diyos. Kaya habang kayo nakikinig ng salita ng Diyos, ang naririnig nyo ay ang tinig ng Diyos. Hindi ang tinig ni Brother Mike. Pag umawit si Brother Mike, liko-liko. Pero wag ka. Pag pinakinggan mo, maghimala ang Diyos sa'yo. Amen ba? And finally, ang buhay ko ngayon, siksik, liklik ng biya.
ay puso mo ka, ay hindi alimbala. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtag sa pagtag sa landas ng kabanalan. Ito sa mga kumain-kway! Lubot na ka mga tagumpay! Ako ngayon ay tagumpay, finally! Sabay-sabay! Yes! Finally! Why? Finally! Sabay-sabay! Purihin natin ang Panginoon. Finally, lakay ang ulo nyo sa kamay nyo. May ulo pa ba kayo? May kamay kayo? Pag ang ulo at kamay nagkaisa, may himala kayong makikita. May himala kayong makikita. Ang sabi ng isang pilospong nanonood sa television, Brother, may napakayabang mo talaga. Kako, bakit? Laging sinasabi mo sa mga taong may himala silang makikita. Totoo naman, di ba? Anong nakikita nyo ngayon? Himala yan. Himala yan. Sapagkat pag tinitinan ko ang itsura ko sa salamin, hiyang-hiya po ko sa sinasabi ko. Pero sa pinaniwalaan ko yung sinasabi kong gwapo ako, kaya sa tingin kong gwapo na talaga ako. Amen ba? Okay. Okay, taas kayo kamay nyo, taas ang kamay nyo. Ha? Ang pananampalataya ay napapatunayan sa pamagitan ng pagsunod. Pagsunod. Kapag ikaw ay sumunod, ang pagpapala darating sunod-sunod. Amen pa? Okay, taas ang kamay, taas ang kamay. Ito po, payong kapatid. Uulitin ko. Bawat sasabihin natin, lalo na kapag kayo ay nagkaroon ng mahalagang tungkulin, ang pagiging nanay at tatay, pangunahing mahalagang tungkulin ng tao yan. Hindi po ang pagiging pangulo ng bansa. O hindi ang pagiging pangulo ng isang kumpanya. Ang pagiging nanay at tatay, yung pangunahing tungkulin na may kapangyarihang taglay na ibinigay ang Diyos. Amen? Tasa kamay niyo. Those in authority, whether priests, bishops, cardinal, the Holy Father, mayor, Governor, lalo na po ang ating presidente ng ating bansa. Be careful with your words because you have the power to bless and to curse people in our nation. Naintindi yung English ko? Ito po ang sinabi ng isang naging unang pangulo ng ating bansa. If I remember right, sa kanyang paghahangad, nabigyan tayo ng kalayaan, buhat sa mga dayuhan, sinabi po ni Presidente Quezon at this time, I would prefer a government
run like hell by Filipinos rather than a government run like heaven by foreigners. What kind of government do we have now? From the time of that pronouncement, without his knowing it, he cursed the running of this country through our established government and authority. The Constitution is not the problem. Ilang ulit na po pinalitan na ating Constitution. It is the men elected by people running this country that should learn how to speak words while they are in authority. Kayong lahat na nakinig ng mensaheng ito, may mahalagang tungkulin. Hindi man tayo maging pangulo ng ating bansa, para pagpalain ng ating bansa, sabi sa Biblia, sino man ang inupo ng Diyos na mamumuno sa ating bansa bilang pangulo, dapat ating suportahan at ipanalangin araw-araw. Ipanalangin na bigyan siya ng lakas, donong at tibay ng magandang layunin para sa ating bansa at para sa bawat isa sa atin. Nasa kamay niyo, kayo ba'y maniniwala sa lahat na sasabihin ko ngayon? Bakit iginigit ko na manood kayo ng pelikulang itong Miracle sa Forever? Hindi ito basta pelikula. Ito po ay talambuhay ng kilos pagkilos ng ating Diyos sa kapanahonan natin. These are a true to life story. Sasabihin nyo, eh, sasinihan na lang kami manood. Kung ipalalabas, sasinihan. Ano? But listen to this. This premiere showing right here in a private place is very special. You know why? Ang lahat na magandang eksena ng mga pelikula, believe me, because I was once a producer. Before the El Shaddai time, I produced movies. The first movie I produced is a horror movie titled Lelet. Ran away po yan sa Famas Awards. Best actor, best actress, best director, best cinematography, best editing, best picture, best producer. Hallelujah. Wala namang kategoring ganun sa FAMAS, the best producer. Pinasingit ko lang. Pinasingit ko. So Lilith, ang una kong prinudos. Ah? Pangalawa, Roulette. Ano roulette? Yung pinaikot doon sa kasino. Kasi buhay kasino ako noon. Yung dalawang pelikula yon, nagkaroon ng Famas Award, pero nalugi ko sa takilya. Kaya yung pangatlo ko, ang sabi ng isang kolumnista, ang pangatlong movie na ipoproduce ni Brother Mike, ang title, Hindi na Uulit. Mula sa lulit, rolit, hindi na umulit. Ngayon lang na ulit. Ngayon lang na ulit. Tasa kamay nyo. This movie is meant for
a new kind of evangelization through the cinema. Sapagkat ang tao ay gagastos para makapanood lang ng movie, lalo na pagbomba. Totoo yan, napanood ko yan minsan noon eh. Ayan ang hilig ko noon, bomba. Ayan, tatas ka ba? Pakita ka ba? Dito kasi sa premiere showing, makikita niyo yung mga parting hindi pa pinuputol. Kasi pag iyan ay ilabas nyo sa sine, dadaan mo na yan sa Board of Censors. May mga mahalagang parte na hindi nagugustuhan ng Board of Censors. Pinuputol po yun, sinesensor. Bakit nila sinesensor? Yun ang trabaho nila. Mag-sensor. So dito mapapanood nyo uncut. As original. Totoo. Ayon sa patotoo ng mga taong pinaghimalaan ng Diyos. Amen? Tasa kamay. Kamay nyo. Ako po'y naniniwala na lahat makakapanood ng premiere showing na ito. Kung may ticket sila. Tasa kamay nyo. Sino ang wala pang ticket? Yung wala pa? Pa. Gusto nyo manood? Papanalangin ko kayo. At bago mag-overnight, tiyak, may pambayad kayo sa ticket. Amen ba? Tasa kamay nyo, tasa kamay nyo. Sabihin nyo, Lord, you are the God of miracles. Miracles are forever because the author of miracles, Jesus, the Lord, is the same yesterday, today, and forever. Amen ba? So, ang may akda ng himala ay hindi po nagbabago. Hindi nagkukulang sa mga himala. Kung tayo ay maniniwala. Who needs a miracle? Sino nangangailangan ng himala? Lahat kayo magkakahimala. Amen? Find your partner. Find your partner. Sabihin mo sa partner mo, tandaan mo ito. 1+1. Pangalawa, sasabihin mo, paghihimalaan ka ng Diyos. 1+1. 3+3. Okay. Kayo naniniwala dyan na paghihimalaan kayo ng Diyos. Tanong ko, paano magkakatotoo ang paniniwala nyo? Oh, pakinggan nyo muna ito. Pakinggan nyo ito. I always say, miracles are forever, but they do not just happen until you make it happen. May himalang nakalaan sa inyo Diyos. Kaya lang hindi maranasan yan hanggat hindi ka humahakbang patungo doon. Ano ngayon ang hakbang na gagawin nyo para kayo paghimalaan sa August 20? Lakasan nyo. Ulitin nyo. Okay, 1+1. 3+3.
7 plus 7. Purihin, purihin ang Panginoon. Tasa kamay, tasa kamay. Ito, para sa mga walang ticket pa. At sa kama, mayroon na. Ha? Ibibigay ko na sa inyo. Pagtapong ko sa inyo, ang sasabihin nyo ay ganito. Nakikinig ba kayo? Tatandaan nyo, nasa bibig nyo ang himala. Pagtapong ko sa inyo, ito'y tapo ng pananampalataya. Tatandaan nyo yan. Sasaluhin nyo ito. Kung gusto nyo, tumalong pa kayo mataas. At sisigaw kayo ng ganito. Ano sa tingin nyo isisigaw nyo? Sino makakahula ng isisigaw? Ito ang isisigaw nyo. Higit pa ito sa pambili ng ticket. Ulitin nyo. God bless you all. Ako si Noah ngayon sa makabagong panahon. Magkalat ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako, yayaman ako sa tamang panahon. Sino ka? Ako si Noah ngayon. Ano ngayon? Kabagong panahon. Ay bawal ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako, yayaman ako sa tamang panahon. Susunod ako. Susunod ako sa utos ang Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala sa mga bigyan niya pagpapala.